Dahil sa masamang panahon, itinigil muna ang paghahanap sa mga residenteng pinaniniwala ang natangay sa lawa ng Taal noong kasagsagan ng Bagyong Christine. At live mula sa Balete, Batangas, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, paano ang magiging sistema ng search operation? Cheryl, hindi naman daw tinapos ng Philippine Marines, Philippine Coast Guard, PNP at ng ilang rescuer yung operasyon. Pero nakadepende pa rin sa magiging lagay ng panahon kung kailan itutuloy yung paghahanap, lalo't nakapasok na nga ang Super Typhoon Leon. Galit na galit ang bawat hampas ng alon sa Taal Lake, nananatili ring mataas ang tubig sa lawa. Kaya naman itinigil muna ang paghahanap sa anim na magkakaanak na landslide at inanod sa lawa sa bahagi ng Balete, Batangas. Wala na tuloy na gawa ang rescuer na si Edwin kahit gusto niyang sisirin ang lawa para sana mahanap ang tatlong kapatid at tatlong pamangking nawawala. Ang daming kalat ng mga dumadating ng mga burak malalaking kahoy. Nagiging problema din ng mga bangkero sa pag-iikot dahil talagang hindi ko maaaring magpatuloy ng takbo dahil pwedeng masira yung bangka. Agad naman daw didiretso ang mga rescuer sa Ground Zero para ituloy ang operasyon kapag kumalma na ang lawa. Isang araw bago suspindihin ang search operations, maghapong ginalugad ng ilang rescue teams ang Taal Lake. Ngayon nga ay sinama ng Philippine Marines itong ating team para dito sa kanilang monitoring sa mga karatig na lugar nitong Sitio City. At hinahanap nga at namamag-asa na makita dito yung katawan nung anim pa na hinahanap natin mga kapatid. Bukod sa anim na inanod sa Balete, may isa ring batang taga-Agoncillo ang pinaniniwala ang natangay sa lawa. Kaya nagtutulungan na ang pamahalaan ng Agoncillo at Balete sa water search operation. Ang ilang residente ng Balete nag-prayer vigil sa gilid ng Taal Lake para mabilis na makita ang mga nawawala. Para naman kahit paano'y makatulong sa mga nasalanta ng nagdaang Bagyong Christine, 500 pamilya sa Balete ang binisita ng Alagang Kapatid Foundation. Binigyan sila ng groceries, tinapay at ready-cooked meals. Ito ang kagandahan dyan kasi ang dami rin natin mga kapatid na gustong tumulong at mag-reach out sa kanila. And that's why tayo ay nagtutulay lamang nitong gustong tumulong at yung mga nangangailangan ng tulong. Cheryl, simula nga kaninang hapon ay ramdam na yung sobrang lakas ng hangin dito sa bayan ng Balete. Sa katunayan, itong kinatatayuan ko ay umabot na dito yung tubig mula sa lawa. 20 meters away ito mula doon sa barrier o sa barikada ng lawa na humaharang sa tubig. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.